live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaghahanap ngayon ang 5 taong gulang na batang babae sa Angeles sa Pampanga na huling nakita nitong Linggo, 17 ng Marso. Nakuha ng panang CCTV ang bata habang naglalaro sa gilid ng kalsada bago mawala hanggang bitbitin siya ng isang hindi kilalang lalaki. Labis ang pag-aalala ng nanay ng bata na nananawagang ibalik na ang kanyang anak. Narito ang pagtutok ni Oscar Oida. Ilang araw na rin halos walang tulog at balisa si Helen de la Cruz. Mayat maya kong maglibot para hanapin ang nawawalang 5 taong gulang na anak na si Ali. Malungkot sobra po. Sakit po kasi. Malit pa po yung anak ko. Hindi pa po niya kayang alin yung sarili niya po. Kaya po nagmamakawa po kung sino po makakita ng anak ko. Sana ibalik po. Kasi po masakit po na mawala po yung anak ko dito sa bahay po. March 17 ng umaga nang maiwan si Ali sa pangalaga ng kanyang lola sa bahay nila sa Barangay Balibago, Angeles City. Humingi po siya ng pagkain. Ngayon sabi ko sandali, magsasangag ako. Ngayon nakita ko siya naglalaro pa dyan. Nung may itinapon akong kaprasong plastic sa basurahan. Napansin ko bukas yung gate. Tinawag ko, walang sumasagot sa akin. Lumapit ako sa gate, tinawag ko siya. Walang sumasagot. Sumilip ako, wala rin. Ngayon, sinara ko yung gate, pumasok ako. Tinignan ko lahat ng kwarto, pati sa mga anak ko, lahat sa kanilang, pati sa ilalim ng lamesa hanggang sa banyo. Wala siya. Yung bata po, hindi siya katulad ng normal na bata. Medyo may delayed siya sa personality niya. Tsaka may bali siya sa binte, kaya nag-aalala po kami sa kanya. Nakuhanan pa ng CCTV na patakbo-takbo sa lugar si Ali hanggang gumapang ito paakyat sa isang footbridge. Maya-maya, makikitang daladala na ito pababa ng isang lalaki. Nakasombrero na at nakamask. Nilagyan niya na sombrero yung bata. Based on the footages na CCTV, papunta, isinakay yung bata. Isang lalaki, kumuha sa bata, isakay sa jeep, papunta sa station, yung papunta sa doon, sa may station 1. So from there, binabaan na isang place ulit, sumakay ulit ng So doon nagbaback ulit kami ng CCTV, saan niya dinala yung bata. Pangako ng pulisya, di sila titigil sa paghahanap kay Ali at panawagan nila sa nakuha ng may bitbit sa bata. Kung maganda intention niya, baka yung bata nakita niya na naglalakad, walang kasama, pwede pong pakisoli na po sa malapit na police station, barangay. Kuya, kung naririnig mo na nandito kami na nagkipag-usap sa'yo, sana isoli niyo na po yung anak ko. Maawa na po kayo sana. Bibalik niyo na po sa amin yung bata. Marang awa niyo na po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Patay matapos habulin at paghahampasin ang isang alagang aso sa Camarines Sur. Katwiran ng suspect, perwisyo at may kinagat na ang aso sa lugar. Nakatutok si Jessica Calino ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Hindi lang basta hinabol. Hinampas din ng kahoy ng lalaking ito ang nakasalubong niyang aso. Tanakasako! Siguro nakasako na ta? Tinigbak lala mo ta? Masiguro man kami ta? Ako lang ang mga nabalisyo. Grabe man ay. Hindi po nagtigbak. Ako, takaso darwang. Nagpatabang po ako. Tabi naman na mo kaya. Ito talagang kuwala. Pero saan? Lalawas mo na. Nang ilabas sa sako, kumpirmadong patay na nga ang aso. Tatlong taong gulang pa lang ang golden retriever na si Kilua. Alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko. Kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po,
Hinahanap po namin siya. Base sa CCTV, pasado alas 5 ng madaling araw pala, naakyat ni Kiluwa ang rooftop ng kanilang bahay bago ito tumalon mula roon. Isang dumada ang residente naman ang dinambahan ni Kiluwa, kaya nagpatulong sa humampas sa aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. Tapos noon, yung pumasok yun doon sa tindahan namin. Dalawa nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Iginiit din sa barangay ng pumalo sa aso na hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Pero kahit nangagat, sabi ni Vina, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Biining complainant talagang desidido, magsampaning kaso. Pero kung talagang nangangagat na, kay Puan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si Maysaderi. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pag-abuso at pagmamaltrato sa mga domesticated animal. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Para sa GMA Integrated News, Jessica Caninog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, nakatutok 24 oras. Ipinaaresto na ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy dahil no show sa inihaing show cause order. Nakatutok si Salima Refra. Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Pinirmahan ng warrant of arrest laban kay Quiboloy dahil sa patuloy na pagtangging humarap sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Walang karapatan si Quiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Matatanda ang binigyan pa ng show cause order si Quiboloy para magpaliwanag. Pero di nakumbinsi sa dahilan nito ang komite. Paliwanag pa ni Zubiri, ginawa raw ang lahat ng Senado para padaluhin sa mga pagdinig si Quiboloy. Kabilang pa ang back-channeling. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito, so we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Paniniguro ni Zubiri, oras na maaresto at dalhin sa Senado, titiyakin raw ang kanyang seguridad at igagalang ang kanyang mga karapatan. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he, of course, invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na ifinile sa kanya ng DOJ. Ang Senate Sergeant at Arms ang inatasang magpatupad ng arrest warrant. Dati nang sinabi ng PNP na handa silang magbigay ng assistance sa Senate Sergeant at Arms, pero sa ngayon, wala pa raw opisyal na request para rito. Pero paglilinaw ng PNP, limitado lamang ito sa pagbibigay seguridad sa mga miyembro ng USAA sa implementasyon ng warrant. Samantala, naisampa na sa korte sa Davao ang mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse laban kay Quiboloy at limang iba pa. Inendorso na rin ng City Prosecutor ng Davao ang kasong human trafficking pabalik ng Department of Justice sa Maynila para isampa naman sa korte sa Pasig. Nauna nang sinabi ng DOJ na hihingi nila sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa mga kaso dito sa Metro Manila. May immigration lookout bulletin order na laban kay Quiboloy habang didinggin pa ang ihahaing precautionary hold departure order kontra rin kay Quiboloy ng DOJ. Wala pang tugon ang kampo ni Quiboloy sa aming mga text at tawag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Huli kam sa Tanay Rizal ang tila walang kahirap-hirap na pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang suspect dyan, agad ding naaresto. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Gone in 10 seconds. Ganyan kabilis tinangay ang isang scooter na ipinarada sa harapan ng bahay ng may-ari sa Tanay Rizal. Kuha sa CCTV ang paglapit ng suspect at pagsungkit sa may susian ng motorsiklo.
Nang mapihit ang manibela, dahan-dahan niya munang itinulak ang motorsiklo palayo hanggang ligtas ng tangayin nang hindi napapansin ng iba. Expert sila nito. Actually, ang pagpihit ng kuan, yung pagpwersa ng lock ng motor, kapag kamagaling, malayo yung 2 minuto. Agad nag-check ng kuha ng CCTV ang may-ari nang mapansing wala na sa paradahan ng scooter. Kita na niya yung ano yung itsura ng suspect. Nagkataon naman na nagpa-patrol, nag-mobile patrolling itong ating PNP ng Tanay. So, he sought assistance. Ang ipinakitang itsura ng suspect sa mga pulis, namataan agad nila sa pag-iikot. Hindi pa nakalayo doon sa kanyang resident, takuha ito suspect. Pati ang motorsiklo na recover, tumangging humarap sa kamera at magkomento ng suspect. Tip ng mga otoridad, lalo sa mga nag-iiwan ng motorsiklo kung saan-saan. Yung mga riders natin, meron silang double lock. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Uulit sa pagkuha ng admission test, ang mahigit 20,000 estudyanteng nais makapasok sa West Visayas State University. Itong pasya ng universidad matapos madiskubring may nag-leak umano ng mga tanong sa exam. Nakatutok si Tina Panganiban Pere. Isa si John sa mga kumuha ng admission test sa West Visayas State University nitong March 10. Nais niyang makapasok sa prestihiyosong universidad para makatulong daw sa kanyang pamilya. Makaubra man sa bangko tapos makabulig sa akong mga pamilya. Pero mapipilitan si John at mahigit 20,000 na kumuha muli ng admission test sa WVSU matapos i-anunsyo ng universidad na posibleng na-leak ang mga tanong sa admission test. Nakibot na kuha niya pero anong tanabi para mana-fair. Ayon sa isang kongresistang miyembro ng Board of Regents ng WVSU, malakas ang posibilidad na nagkaroon ng leakage base sa kanilang initial na investigasyon. It's not yet 100% confirmed but it's gearing towards that direction that during the pilot testing, probably in Rojas or somewhere, may nag-picture ng pilot test. And that was leaked. Tuloy-tuloy ang investigasyon kung sinong dapat managot, mananagot. Inanunsyo na rin ni WVSU President Dr. Joselito Villaruz na ilalabas nila ang resulta ng investigasyon ngayong Linggo. Humingi na rin ng tulong sa NBI para rito. Alang-alang daw sa reputasyon ng universidad, kaya nagpasyang ulitin ang entrance examination. I put forward the proposal of a possible retake and everybody agreed. Chances are the retake will be mid-April. Magkakaroon ng maraming venues, no? They will be coordinating with the local governments and the universities and other schools all throughout Region 6. Walang bayad yan. Hati naman ukol dito ang mga estudyante. Kapoy man, kailangan good guy, gusto ganyan yeah, maka ano, sa future ko balaha. Mapriti naman kami liwat, travel naman kami liwat. Halindigya sa Banua, pato sa May West. Dukabudlay man ka namon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. 13 ang sugatan sa magkahiwalay na sunog sa Maynila at sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Humahangos ang mga residenteng nakasalubong namin sa barangay Damayang Lagi, Quezon City. Nasusunog na kasi ang kanilang mga bahay sa Isla Nova. Nang dumating kami sa lugar, nagngangalit na apoy ang bumungad sa amin. Then 39 ng umaga nang itaas ang unang alarma sa sunog at makalipas lamang ang halos isang oras, naging Task Force Alpha na ito. Pasado alas 12 na ng tanghali at hanggang ngayon, patuloy pa rin itong inaapula. Dahil nga base sa light combustible material, halos sabay-sabay po silang nag-absorb ng fire. Lumakas po yung hangin. Ang pagsiklab ng sunog, nakuhanan ng security guard na nagbabantay sa isang bakanting lote doon. Ang isang residente, nangahas pa ang bumalik. Pinagis ito kanina nung pasunog pa lang po. Bakit binalikan nyo ba? Napakadelikado. Hindi, wala na po dun. Kumusta po yung bahay nyo? Nasunog na? Wala na po, ma'am. Nasunog na lahat. Nagbayanihan na mga residente dito at ilang volunteer sa pag-apula ng sunog gamit ang timba na may lamang tubig at katulong mismo nila ang mga kagawad ng pamatay sunog.
Naubusan daw kasi ng tubig ang ilang fire truck. Nangyayari po naman talaga na minsan naubusan po ng tubig ang fire truck. Pasado alas 12 ng tanghali, idineklarang under control ang sunog. Si Renzel Cordova, wala nang nagawa kundi pagmasdan na lang ang nasusunod niyang bahay. Ang masaklap, dalawang beses na pala silang nasunugan. Di po namin alam kung paano na naman namin. Sinsbert, ma'am, dyan na kami. Oo, di namin alam kung ano po yung unang gagawin. Dito kami dati, nasunog din to. Tatlo ang sugatan sa sunog. Nandiyan yung apoy sa damuhan eh, kaya pinasok ko ng pinasok para hindi na kumalat. Eh, uling pasok ko, nadali ako dito sa may bakal. Ang nangyari sa iyo, sir? Nadiskaso lang ng paglapas galing sa pagtulong ko kanina sa sunog. Inaalam pa ang sanhinang sunog. 10 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila, mag-aalas 2 naman ang madaling araw kanina. Nadamay rin sa sunog ang isang gusali na paggawaan ng mga tela. Umabot ng 10 oras bago ito'y dineklarang under control. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 20 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nasunog rin ang ilang kabahayan sa Barangay Zapote, Las Peñas City kagabi. Wala namang nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa kanyang pagbisita rito sa bansa, binigyan din ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Iyan ang tinutukan ni na Ian Cruz at Mariz Umali. Sa pagharap ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, muli niyang idiniin ang anyay ironclad commitment ng Amerika sa gitna ng panghaharas ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. These waterways are critical to the Philippines, to its security, to its economy, but they're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. It's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Sa panig ni Manalo, nagpasalamat siya kay Blinken at siniguro na naaayon sa batas ang magiging pagkilos ng Pilipinas. I also thanked Secretary Blinken for the government's consistent support, especially with regard to recent incidents in the South China Sea in the past year. And in this regard, we discussed regional issues, especially the situation in the South China Sea, and I stated that the Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS. Kabilang pa sa kanilang napag-usapan ang lalo pang pagpapaigting ng alyansa ng dalawang bansa, partikular sa seguridad, depensa at ekonomiya, sa pamamagitan ng mas makabuluhan daw na investment. Sa loob ng 3 linggo, nakatakdang magtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington, D.C. sa Amerika para sa isang trilateral leaders meeting sa pagitan nila ni U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio na ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken ay napakahalagang plataforma para maitaguyod ang katatagan at mas mapalalim pa ang kapayapaan. This is a partnership aimed to produce greater cooperation between the Philippines and the United States to enhance Philippine defense and security interests as well as operations on humanitarian issues. They are not aimed at any third country. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors. None of these are directed against anyone or anything. Kilos protesta naman sa Mindiola ang isinalubong ng mga miyembro ng bagong alyansang makabayan sa pagbisita ni Blinken. Kinundin na nila ang pulong ni na Blinken at Pangulong Bongbong Marcos dahil naniniwala silang tatalakayin dito ang pagpapalawig ng pananatili at pakikialam ng puwersang Amerikano sa bansa. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Bago yan, nagtungo si Blinken sa isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa na gumagawa ng chips na ginagamit sa electric vehicles, smartphones at iba pang teknolohiya. Ayon kay Blinken, extraordinary daw ang semiconductor industry sa Pilipinas kung saan nasa 3 million jobs ang nakapaloob. Nagpunta rin siya sa Intramuros, Maynila kung saan natunghayan niya at kinagiliwan ang bamboo mountain bikes.
Hinarap din ni Blinken kasama ni Ambassador Mary Kay Carlson ang ilang emerging leaders ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. At ako si Maris Umali, nakatuto kami 24 oras. Good evening mga kapuso! Turning 18 na in a few weeks si Sparkle star Sofia Pablo na hands-on sa kanyang birthday celebration preps. At yan ay kahit busy din siya sa All Out Sundays at upcoming series with her ka-love team, Alan Ansay. Makichika kay Lars Santiago. Patikim pa lang ang bonggang production numbers na yan sa All Out Sundays. Under the sea, under the sea. Ayon sa mga mainstay ng show na sina Sofia Pablo at Allen Ansay, mas level up pa ang aabangan sa kanila. This coming Sunday, naka-spotlight ang pasabog performances sa OPM Festival. Talagang lahat ng prod, lahat ng mga, kumbaga yung kinasanayan namin na bago lahat. Parang giveaway din sa mga manonood na mas ibigay pa namin yung buong makakaya namin. As in, everything is new. Pati kami nasi-surprise sa mga kagarapon. Bukod sa AOS, busy rin sina Sofia at Allen sa paghahanda para sa taping ng bago nilang series. Tapos na po yung auditions para sa iba pang roles. Malapit na siya and magsistart na rin po taping by end of March or first week of April. Iba na naman po Tito Lars. Ako na naman yung mayaman sa amin. So kailangan ko na naman mas maging galante, kumbaga yung galawan ko iba naman. Sa kabila ng pagiging busy sa career, hands-on pa rin daw si Sofia sa kanyang debut party next month. Ang kanyang pre-debut pictorial, ginawa pa sa Taiwan. Ang saya lang po kasi hindi ko ini-expect na lamig po pala, para siyang Japan. Eh yung theme po ng pre-debut ko is Tropical Hawaiian. Isipin niyo po, nakapang-Hawaiian ako sa Japan weather. Maging si Allen, getting ready na raw para sa special day ni Sofia. May nakahanda na kaya siyang birthday gift? Meron na po, pero secret pa rin yun. Napaka-special nito. Galing from my heart. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.